good morning, everybody! Kamusta kayo, guys? Ang aga-aga, meron tayong audience dito. Saan ba kayo nang galing? Anyway, mga ka-twinkle, magandang umaga po sa inyong lahat. Today, gusto ko nga mag-prepare ng breakfast for me and for non-rev. Kasi, alam nyo po, sa totoo lang ngayon na nanay na ako, talagang sobrang nag-iba po ang routine ko everyday. Kung noon, nagigising siguro ako ng mga 9 a.m. to 10 a.m. ng umaga. Ngayon, talagang wala pang araw, mga ka-twinkle. Nagigising na ako for baby Silvio kasi bigas ang iiyak. So, i-check ko kung kailangan bang palitan ng diaper, kung nagugutom siya. Laging ganun. So, bago sumikat ang araw, gising na ako. Ginawa ko kanina na pinaarawan ko si baby Silvio mga 6 a.m. nandun ako sa labas. So, hindi na ako natulog simula noon. Kaya naisipan ko na gumawa ng isang masarap na breakfast para sa amin ni Nonrel. So ito, gusto kong ipakita sa inyo mga ka-twinkle. Ito yung pin-repair ko. Meron tayo ditong bacon, meron tayong hotdog. Alam nyo, nakakatuwa mga ka-twinkle. Oh. Ngayon lang, parang ngayon ko lang nakita tong hotdog na parang longganisa. Kasi kadalasan daw pala to, ginagawang sahog sa menudo para mas madali daw kasi hiwain. Tapos meron ako ditong chicken longganisa at gagawa tayo ng scrambled egg na may onion and tomato. So umpisahan na natin ang ating lulutuin. Alam nyo guys, medyo nag-a-adjust pa po yung sarili ko talaga sa paggising ng ganito kasi minsan, alam nyo, nakakatulog ako siguro mga 4 a.m. pa. Kasi nga, minsan si Silvio nahihirapan din matulog. Iyak lang siya ng iyak. Tapos, iniisip ko, ano kayang problema ng baby ko? Baka mamaya may masakit sa kanya since hindi ko naman alam kung anong dapat gawin. Pero sabi naman ng doktor, dalawang dahilan lang daw kung bakit umiiyak ang baby. Kung gutom siya, or kung may pupo or punong-puno na yung diaper. So yun. Kaya yun talaga yung lagi kong ginagawa ngayon. Kasi kami ni Nonrev talaga nagpapalitan kami kung halimbawa ako antok na antok, siya yung nagbabantay kay Silvio hanggang madaling araw para pag umaga ako naman yung gising or minsan baliktad. Okay, so unahin natin mga ka-twinkle ang scrambled egg with tomato and onion. Madali lang to. Okay? So unahin natin tong onion. Then, lagay natin yung kamatis. Nasa sa inyo naman yan. Kung gusto nyo mas marami, okay lang. Since dalawa lang yung itlog natin, hindi ko masyadong dinamihan kasi wala lang egg. Naubos na eh. Okay. Masarap din to, may dahon na sibuyas. Kaya lang wala nang dahon na sibuyas. Dahon na malunggay. Pari lang bagay sa scrambled egg, dahon na malunggay. Ano? Hintayin nyo lang mga ka-twinkle na medyo maluto yung kamatis at sibuyas. Pero wag naman yung sobrang overcook na. So yan, habang niluluto natin yung tomato and onion natin, pwede na natin ihanda yung egg. Dalawang piraso lang kasi yung egg na nandito. Tapos pwede nyo na itong lagyan ng asin bago natin batiin siya. And pepper. Yan. Masyala ng panghalo natin. Tapos, kapag okay na siya, pag nahalo na natin ng ganyan, pag nabati na natin siya, pwede na natin ilagay sa, dito, sa tomato and onion natin. Para hindi lang masyadong masunog to. Medyo luto na yung kamatis. Alam mga Pilipino kasi, di ba, talaga yung iba sa atin, hilig nilang mag-breakfast. So ako, ganun ako dati talaga. Nung kasama ko pa ang mama, talagang si mama kasi hilig niya din talaga sa lahat ng pagkain sa buong araw, breakfast ang pinaka-importante. Pero si mama babang favorite nun, tuyo. So yan mga ka-twinkle, tignan nyo oh. Huwag nyo masyadong lakasan yung apoy para hindi masyadong maluto agad yung egg. Kasi mas masarap kung hindi siya masyadong dry. Yan. So after nyan mga ka-twinkle, pakita ko lang sa inyo yung yung gusto kong luto. Hinaan ko lang. Yan, pwede na to. Yan oh. Yung iba, di ba naglalagay sila ng mga gatas? O sa omelette yun? Sa scrambled egg, di ba masarap yung may gatas eh? Natikman ko yan sa sa US. Wow. Grabe din yung mga serving nila dun. Lalo kapag breakfast. Kailangan ko linisin to para sa pipirituhin ko mamayang bacon, hindi masyadong ano. So yan mga ka-twinkle, i-check nyo, yan yung scrambled egg natin with tomato and onion. So kailangan ko muna mga ka-twinkle, linisin tong ating lutuan since nagluto tayo ng itlog. Yan. Kung gusto nyo nang mabilis ang paglilinis, ito yung gawin ninyo.
Then after nyan, lagyan natin ng ano ulit, ng mantika. So eto guys, unahin ko na ang ating hotdog dahil nga first time kong nakakita ng ganitong hotdog. Akala ko talaga kanina, alam nyo, longganisa to. Hotdog pala. So hindi ko na siya hiniwa since maliliit siya mga ka-twinkle. Diretso na natin siyang iprito. Aray, 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 aray. Sakit! Okay, sana yung hotdog na to. Malit kaya lang matalsik eh. Pero madali na lang mamaluto to. Excited ako. Sana magustuhan ni Nun. Si Nun kasi hindi talaga masyado nagbe-breakfast. Pero pipilitin ko siya ngayon. Kasi gumigising yon siguro mga before lunch. Tapos lunch na yung kain niya lagi. Parang brunch niya na ganyan. Kaya minsan ako lang yung nagbe-breakfast. Pero ngayon lang ulit ako mag-breakfast ng ganito. Kasi lately, ang bine-breakfast ko talaga cereals. Wow, kakayaman. Cereals with cow head, ganyan. Fresh milk. Yun, wala, masabi lang. Yan. Perfect yung luto ko, oh. Tapos, diretso na natin mga ka-twinkle ang ating chicken longganisa. Hindi ko na tinatanggal to, baka nalataka kayo. Hindi siya plastic, mga ka-twinkle, ha. Bito kaya ng baboy, kaya hindi na siya tatanggalin. Lakas apoy. Kaya mga ka-twinkle, oh. Kung plastic yan, kailangan tanggalin. Ang sarap din talaga ng feeling, no, kapag ka nagluluto ka ng umaga. Alam mo yung feeling ko ngayon, yung feeling ko yung talagang nanay na, yung ikaw lahat yung kikilos, pero kakapagod din. Pero alam mo yun, yung sa araw-araw na nangyayari ngayon, nakakapagod, pero pag nakikita ko si Sylvie, nawawala. Ganun pala talaga na iintindihan ko na yung mga nanay na kapag nakita na daw nila yung anak nila, lahat ng hirap sa panganganak daw, nakakalimutan. Totoo po pala yan, mga mamis. Naranasan ko na ngayon. So, eto mga ka-twinkle, oh, okay na yung ating chicken longganisa. Ayoko na siyang masyadong tustahin. Kasi baka tumigas. So, after nito, lulutuin natin ang bacon. Hindi na ako nagluto ng masyadong marami. Kami lang naman ino ng kapa. Okay, so sa bacon na tayo ngayon. Sarap, nagugutom na ako. Alam niyo, excited ako mga ka-twinkle, no? Yung kapag si Silvio, pwede na siyang kumain ng solid food. Iniisip ko na ngayon kung ano kaya yung magiging favorite niyang pagkain, ganyan. Para aalamin ko na yung luto, kung alam ko. Mapag-aralan ko na agad. Parang yung niluluto natin ngayon, yung mga tinitinda sa mga ano, sa ibang mga kainan, yung mga ano yun, lempo silog. Di ba meron lang tinatawag din ngayon na ano, paano pag bacon? Bako silog? Bak silog, di ba? Ang sarap nito kapag breakfast talaga, dapat mga tap silog. Pero sa mga Pinoy noon, daming napapauso. So sa bacon natin, mga ka-twinkle, mas masarap kung medyo tostado siya. Pero wag naman sunog. Yung medyo crunchy-crunchy na luto lang. Bango. Si Silvio kanina sa taas, ang sarap-sarap ng tulog. Nakakatuwa yung anak ko na yun. Alam niyo kung bakit? Kanina pinapaarawan ko dyan sa may swimming pool. Mga 15 minutes to 20 minutes yung pagpapaaraw sa kanya. Wala, tulog lang siya. Wala siyang pakialam sa akin. Sana magawa ko to everyday, ano. Kung hindi man everyday, sana mas madalas. Yung makapag-prepare ako ng breakfast or lunch namin. Well, si Ate Irene naman talaga. Madalas ko naman kasama pa din si Ate ngayon. Kasi tinutulungan niya rin ako sa ibang mga ginagawa sa bahay. Pero minsan pag sa pagluluto, mas gusto ko ako talaga. Pag hindi ko lang kaya, or halimbawa, wala si Nun, tapos ako magbabantay kay Silvio, si Ate Irene yung pinapakiusapan ko na magluto ng kung ano yung gusto kong food para sa araw na yun. Okay na to? Ang sarap po. Gusto ko medyo ano pa, matustado pa. Yan, okay na to guys. Baka masunog na siya. Tapos ketchup. Ay, gusto po. So mga ka-twinkle, ayan, naluto na natin ang chicken longganisa, hotdog, and bacon. At meron din tayong scrambled egg with tomato and onion. So may prepare ko lang to mga ka-twinkle para pagbaba ni Nun, sabay na kaming kakain. So guys, dahil tapos na akong mag
nagluluto, nagising ko na si Non Rem at sabay kaming kakain today. Hi, babe, good morning. Good morning. Good morning daw sa inyo sa kanila. Ibang klase. Mga ka-twinkle, ngayon, habang kumakain kami ni Non, gusto ko kasi talagang gawin ito kasi may mga nagre-request sa amin. Gusto namin gawin ang most likely to, in Tagalog, sino ang mas? Sino ang mas? Hindi ko na dapat sasabihin, baka malaman nila yung Tagalog eh. Chel, kain nila, babe. Thank you, Lord. So mga ka-twinkle, ayan, habang kumakain kami, umpisahan namin yung mga questions para sa amin, para sa who's most likely to. Okay, first question. Sino ang mas mabilis magselos? Ako. Ako, natotoo ako yun mga ka-twinkle. Kasi ewan ko, dati pa naman, parang napagsisilosan ko lahat. Actually, alam nyo ako, hindi lang naman ako sa kung sino yung ka-relationship ko. Hindi lang naman dahil doon. Minsan sa mga kaibigan ko din, selosa talaga ako. Sadyang selosa lang po talaga ako sa lahat ng bagay. Tapos. Sino ang mas sensitive? Sensitive? Ako din pala. Pag gano'n sabi ko, hindi, ako din talaga. Sensitive po talaga ako. Parang ewan ko ba, pinaglihi ata ako sa ano. Di ba may kasabihan na gano'n? Yung balat sibuyas? Oh, parang ganyan. Pag naririnig ko yung balat sibuyas, talagang natatamaan ako, pero okay lang. Sino ang mas mahirap gisingin? Mahirap gisingin si Non. Siya yun. Oh. Ang hirap gisingin yan. May pa-alarm-alarm pa yan. Ay, hindi, alarm. Ko, di ba? Ay, ikaw din. Pag maaga call time. O sa trabaho ko, pero minsan umaano ako. Hindi ba, sa trabaho ko, pag nag-alarm ako, nasusunod naman. Pero siya, kapag halimbawa may lakad lang, tas maaga, ganun. Katulad dati, nag-ano kami, ito, isi-share ko lang, nagsisimbang gabi kami online kasi di ba pandemic, so walang simbahan na bukas nung time na yon, yung simbang gabi. Sarado din yung mga church. So mag-ano kami, mag-online mass kami. Minsan ako na lang yun. Tapos minsan gigisingin ko siya, ano na, kalahati na nung misa. O, diba? Tapos pag tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, noon sabi ko, nabimisa tayo. Nakikinig naman daw siya. In fairness naman dito. Alam niya naman yung sinasabi nung pare. Sino nauunang mag-sorry pag may away? Siya din. Sino din yun, no? Wala, kasi pag minsan pag nagkakantapuhan kami, parang malakas talaga yung ano ko eh. Ang tawag doon yung pride ko talaga mataas. Alam mo yun? Ewan ko. Pero minsan naman, syempre, may time naman din na kapag alam ko ako yung mali, nag-sorry din ako. Pero mas madalas na siya'y nauunang mag-sorry sa aming dalawa. Sa mga tampuhan. Sino ang mas ma-effort? Tatanungin pa ba? Sino nag-prepare nito? Hindi. Pareho naman. In fairness naman kayo nun, pareho naman kami. Pero kasi ako, na-appreciate lang din ni Non yung mga luto-luto. Kasi minsan, pag may gusto siyang food na alam kong lutuin, talagang ginagawa ko agad. Diba, babe? Mga request siyang pagkain. Pero si Non naman, bumabawi naman to sa akin kapag may okasyon. Halimbawa, birthday ko. Katulad nung Mother's Day, diba? Yung ganun. Kasi first Mother's Day ko, so nag-effort. Pinakitaan ako, pero na-appreciate ko din naman yun. Sino ang mas magiging cool parent? Magiging? Cool parent. Ako yun. Ako pares kami. Sino ang mas magiging strict parent? Feeling ko siya. Actually, pinag-uusapan din namin yan ngayon na baby pa si Silvio. Kung paano yung mga gagawin namin pagbabawal sa mga gusto ni Silvio na hindi pwede. Yung mga ganun pang bagay. Si Non-Cool naman din siyang tatay talaga. Pero parang mas siya yung magiging stricto. Kasi ako parang feeling ko baka mas spoiled ko yung bata. Nasabihan niya ako ng ganun kasi, di ba kayo mamabab naman ganun ako? Parang sa pamangkin ko din, sa ibang bata. Pero kasi syempre, sabi naman din ng ibang mga nanay, minsan yung pagiging spoiled ng bata, minsan hindi din maganda pag ibibigay mo lahat. Kasi minsan, baka naman sanay sila. So sinabi niya rin sa akin yun. So feeling ko naman, makokontrol ko. Pero sa pagiging stricto, baka si Non-Rev pa, more than ako. Sino ang mas malakas kumain? Ako lang taga-luto, pero lang taga-kain. Bakit, babe? Sarap eh. Sarap siyang magluto. Hindi kasi, babe, diba, ano? Diba? Kahit pag kumakain sa labas. Minsan, ganun kami, pag kumakain kami sa labas, may mga time na pagbibigyan namin yung isa't isa kung ano yung favorite mo. So ngayong araw, yung kakainin namin. Tapos minsan, pagka ilang araw na nasusunod yung gusto niya, kasi favorite niya yung ano? Mga kabab. Kabab, di ba? Mga kabab yung favorite niya. Pag mga ilang araw na kumakain kayo, nasasawa na ako. Siyempre, yung gusto ko naman yung ano, yung susundin namin. So, doon kami sa favorite na restaurant ko. So, bigayan lang. Pero madalas, mas malakas talaga siya kumain. Aminin mo na, babe. Sino ang mas kamukha ni Silvio? Ta! Sinon? Well,
Bakit ko nasabi na siya? Kasi marami po nasasabi na siya yung kamukha ni Silvio. Pero may ilan yung mga nabayaran ko. Babalik kasi ako yung para mag-comment na ako yung kamukha ng anak ko. Hindi, mas sinon talaga. Honestly, nasa loob pa lang ng chan ko si Silvio nung nag-ultrasound kami. Yung OB ko, si Dr. Shirley Del Rosario, napansin niya agad na yung hugis ng mukha ni Silvio talagang nakuha kay Nonrev. So nasa loob pa lang ng chan ko si Silvio, nalaman na namin yung kung sino yung mas kamukha niya. So nung lumabas, yun nga, confirmed! Si Nonrev na yung mas kamukha. Pero yung ano, yung ilong daw sa akin, hindi gawa yung ilong ni Nonrev, huwag kayong ano. Ano Silvio pala? Sino ang mas nag-aalaga kay baby Silvio? Nag-aalaga? Ito. Hindi, pareho naman. Pareho kami. In fairness naman kay noon, sa ngayon talaga, dahil ito yung time na mas madalas kaming napupuyat lagi. Kasi nga syempre dahil si Silvio baby pa, so umiiyak madalas, lalo kapag madaling araw. Nagbibigay naman kami dalawa ni noon. Kapag halimbawa na ako yung simula morning hanggang mga hapon, ang nagbabantay kay Silvio. So papaalam ako sa kanya, babe, tulog muna ako. Tapos siya naman yung magbabantay. So siya lang yung gising. So pagdating ng gabi, di ba babe? Pagdating ng gabi, siya naman yung ano? Gising. Siya naman yung tulog. Ikaw naman yung tulog din. Kasi palitan ako, kasi minsan. Oh, palitan kami dalawa. So pati pagpapalit ng diaper kay Silvio, pagpapadede, yan. Bigay naman kami tuloy. In fairness naman kay noon. Pareho lang. Pareho lang kami. Minsan siya nagpapa-araw din pala, no babe? Kasi pag alas isang umaga, antok talaga ako. So pinapakiusapan ko siya na siya na lang muna magpa-araw kay Silvio. Papa-araw din siya. Sino mas tamad maligo? Tamad maligo? Ako? Hoy, makaturo ka naman! Kala mo naman, pagtanggol mo naman ako, ito. Hindi ko pa nga naligo eh. Ngayon? Siyempre nagluto ako. Ikaw naligo ka na? Oo. Ako talaga yun. Ewan ko. Kasi, di ba kapag ang mga babae, kapag meron tayo, minsan mas tamad talaga tayo maligo. Yun lang naman yung moment na yun, pero hindi naman lagi OA naman ito. Tamad lang, hindi naman, minsan ano lang, ang nangyayari lang, mas hapon, hindi naman tamad. Oo, hindi naman ibig sabihin na hindi po naliligo sa buong araw. Kumbaga, kung yung iba, mas sanay silang mas maaga naliligo, ako mas hapon. Kasi mas gusto ko na mas maligo ako before ako matulog sa gabi. Ayun, yun lang. Sino ang mas OC? Mas OC siya. Sino ang review? Kasi, ano, ultimo mga damit ko. Kasi alam nyo ba mga ka-twinkle, hindi po kasi ako talaga marunong magtupi ng damit. Totoo, hindi ko marunong magtupi. Tapos minsan nakita niya ako nagtutupi, tawa siya ng tawa. Ewan ko, hindi ko natutunan yan ang magtupi ng damit. O, tamad lang talaga ako. Mga damit ko, siya nagtutupi. Damit ni Silvio, after labahan, siya nagtutupi. So, sa kanya yon. Minsan, ako na lang naghuhugas ng mga bote ng anak namin. Pero yung mga sa damit, siya na bahala doon. Ultimo sa ano, sa bag ko, yung personal bag ko na dala ko everyday. Kapag nakita niya na magulo yun, siya nag-aayos noon. Mga pera, nakakalat, yung mga ganun. Di ba babe, no? Pag halimbawa meron akong mga pera na nakakalat sa lamesa, siya lagi yung nagbabalik sa wallet ko. Si Nonrev yung mas OC sa aming dalawa. At and I like it and I love it. So guys, mga ka-twinkle, maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kanina nung naghahanda ako ng breakfast namin ni Nonrev hanggang sa sinagot namin yung mga questions namin sa who's most likely to at nalaman nyo kung sino yung mas sa aming dalawa. Kung sino yung mga mas, mga ganyan. So maraming salamat sa inyo mga ka-twinkle. Sana patuloy po kayong mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment dahil lahat po yan ay nababasa namin dito sa Love Angeline Quinto YouTube channel natin. At sana abangan nyo pa po ang lahat ng mga content at mga episode na gagawin namin dito dahil marami pa kaming ibabahagi sa inyong lahat. God bless you everybody! See you next week! Bye-bye!